Patawagin na natin ang ating third contender for today from Mindanao, na si Roy Limacaco. Kala ko si Roy Valen. Limacaco. It's nice to meet you guys. It's nice to meet you, sir Roy. Oh, English. Hi, sir. Hi, sir. Hello, good afternoon. Po sa Davao Occidental po. Ayun. Kung kayo po ay magbibisaya, meron po tayong interpreter dito, yes. Dito okay sa Sabi. Okay, okay lang po na magbisaya. Mas maigi kung magbisaya. Bisaya. Oh, ayun. Nandito si Sammy. Sammy, ka nalang magtanong. This is your show, Sammy. Unsa man ang kinabuhayan ninyo, tatay? Unang-una po, ayung profession ko bilang isang ano, saka security. Mm. Security din na may gamayng uma. So, yun mo na yun mo ang panginabuhi sa mga lugar. Security ra. Security guard. Yes. Tama ba? Security yeah, guard. Security guard. Ilan taon na po kayo bilang isang security guard? Ano, sa akong servisyo, 15 years. 15 years. Mm. 15 years na security guard. Ang tagal na. Bukod tayo sa pag-security guard, unsa man ang iba pa mga trabaho na ginakuha ninyo? Auto, isip security guard. So, ang uban namong kuan po, source sa mga income, autong pag-uma. Uma o mais. Mais? Pagbibenta ng mais? Maunay, second production sa mga probinsya sa Davao Occidental. Anyo, second, mais. Ay, so bukod doon sa pagsisecurity guard, nagbebenta daw sila ng mais sa Davao. Yun daw ba yung pangalawang pinakalaking produkto ng Davao? Oo, mais. Totoo yan. Oh. Eh, Sir Roy, tayo po ba ay may pamilya? Sami. Bisayan lang. Okay lang, Bisaya. Naapa mo yung pamilya? Okay, nakoy, tulo ka anak. Isa ka asawa. Isa lang. Okay, okay. Ilan po anak nyo, tatay? Ano, tatlo? Tatlo po. Tatlo. Tatanong mo naman sa amin kay Kuya kung ano ba yung binabantayan niya sa pagiging security guard niya. Ako nagkuhan ko under ko sa Sicoros Agency, Sicoros Security Agency Incorporation sa Antlow Banana Corporation or Tadeco. So, kartuna na nga mo ang kwan di bantayan. Karton nga para ikwan di ipak ng saging nga padulong dire sa Manila. So, ang banana export. Well, so 15 years po na pag-security guard ninyo, ano po yung pinakamahirap na naranasan niyo sa trabaho ninyo? Sammy. Pinakamahirap na trabaho na inyong ginabuhat ba? Ang pinakalisod nga bilang usaka security. So, usahay, kulang ka sa kwan, di ka makarecover sa imuhang pawalay sa balay, then especially night shift ka. Kailangan imuhang mabuhat ang imuhang duty. Si ba night shift guard ka. Kulang sa tulog nga naman kasi pag night shift yung pagiging security guard. Mabot ka buntag nga kwan, walay normal lang, normal situation lang ang imuhang AOR. Unsa man na pag holiday, kanang Pasko, wala mo yung break? Ah, wala may break. Bawal mabawasan yung karton ng mga saging sa amin. Kukulangin tayo. Pero pag umaga po ba, anong ginagawa nyo? Pag umaga po, anong ginagawa nyo? Sabi nyo pang night shift. Ah, yes, sir. Kung umaga, so, di ka na ko sa con-duty, night shift ko. Na nagatabang ko sa ako ang asawa sa pag... Atiman sa mo ang mga anak, then usay kung makapaborta natin pa ng basketball. Usay mag-singing sa didukihan. Pero Sir Roy, ano naman po ang ipinaglalaban ninyo dito sa tawag lang tanghalan ngayon? Sa akong pag-appeal sa TNT, na kung nang ipahinungod sa ako ang pamilya. Huwag sa tanang madlang people sa Davao Occidental. Ayun, maraming salamat.
Yeah.